Sigurado ka ba na okay lang kami dito tumira? Darling, na napakarami nang naitulong mo sa amin. Aling Rebecca, okay lang ho yun. Masaya nga po ako na meron ako makakasama dito eh. Basta, pagpasensyahan nyo na po yung kwarto sa taas kasi medyo maliit lang yun, pero may gamit naman ho. Kaya sana maging komportable po kayo. Okay na yun. Maraming salamat, darling, ha? Wala pong ano. Diba siya yun? Yung tauhan ni Mayor Monsi? Totoo kaya ng chismis na korup si Mayor Sim? Obvious naman eh. Kita mo nga, pinalayas na yung pamilya niya. Uy! Manahimik na kayo dyan? Ikaw ha, kalalaki mong tao, napaka-chismoso mo. Rilda. Tay, pansin ko kanina ka pa tahimik ha. Wala. Iniisip ko lang kung anong pwede ko maging trabaho. Isa-isa ko na lahat ng mga konta ko eh. Kaya lang, lahat sila konektado sa mga advinkula. Walang gustong tumanggap sa akin. Sinubukan ko na rin yung iba, kaya lang, siyempre, mas gusto nila yung mas bata. Alam mo, mahal, ayoko lang mag-alala ka. Siyempre, nagpapagaling ka pa eh. Pero Tomas, hindi mo naman dapat sarilinin yan eh. Pamilya tayo. Sabihin mo sa akin, ano ba naiisip mong trabaho? Pwede naman ako pumasok na assistant. Kaya lang, kilala ko si Mayor Simone. Sigurado na pa-blacklist niya na ako dun. Tay, paano kaya kung magnegosyo tayo? Para hindi na rin kayo mamasukan, di ba? Pwede yun. Uubra naman, Tomas. Kasi meron naman tayong konting naipon. Ano naman negosyo na sa isip niyo? Pwede tayong magkarinderiya. May nakita akong pwesto malapit dito sa barberia. Pwede nating upahan yun. Oh, tama. Basta bahala na. Bahala na si bro sa atin. Ako'y natutuwa lang at magandang isipin na sama-sama tayo ulit na magsisimula sa isang simpleng negosyo. Alam ko, mahirap to. Mahirap talaga, pero handa dyan kayo eh. Kakayanin natin to. Teka sandali, Tomas. Naalala mo ba na nagpapapanalo ka ng mga politiko, ng mga kandidato? Oo. Karinderya lang ang itatayo natin. Ikaw naman, kayang-kaya mo yun. Ikaw pa ba? Ikaw ba binibida mo ako? Ang sinasabi ko lang naman, wala kang hindi kakayaning gawin basta gusto mo. Isa pa, alam mo, maganda nito? Andito na si bro sa buhay natin. Wala na tayong hindi kakayaning gawin. Hindi tayo mahihirapan basta kasama natin siya. Ay, hindi na tayo pababayaan, syempre. Totoo. Tomas. Alam mo, natutuwa talaga ako sa'yo, Tomas. Kasi nanumbalik na yung pananampalataya mo kay bro, eh. Ako rin, Father. Sarap pala ng pakiramdam. Para ako natanggalan ng hollow block sa dibdib. At buhangin. At buhangin, mabigat to. Tsaka, hindi ako nag-aalala ngayon dahil alam kong nandiyan dyan ka. Hindi ako pababayaan. Ganyan nga, Tomas. Ganyan nga. Alka, kuha tayo ng panibago. Ader, oh. Tungkol dito sa simbahan, sabihin mo lang sa akin kung anong kailangan pa, ha? Nako, itong ginagawa mo, malaking bagay na yan. Ayos na to, Tomas. Simula ngayon, naalay ko na sa Diyos ang pagsisilbi ko sa Kanya. Kahit anong paraan, basta matapos lang itong simbahan na ito. Salamat, Tomas. Salamat.